So, nagtatanong yung F. Ayaw mo po siya. Sinilit. Ayan. Ano masasabi mo sa mga... Para pa lang si Chuck no to. Sikat, pero ayaw mo ka-interview. Yo, what's up mga kaibigan? Nandito ako sa... Ano street ba to? Amaloy! Amaloy, Prisco. Prisco ba? Masambong. Ah, Masambong. Ayan. Masambong, Amaloy Street. At dito sa Outside Racing. Hindi nyo mapasa kasi si Sunshine. Ayan, nandito ako sa Outside Racing. So, ito yung loob. So far, hindi pa siya ayos, no? Kasi marami pang ginagawa si Boss JR. Nagre-renovate pa, pero... Second floor! Pero tuloy pa rin naman. Yan. Tuloy pa rin naman yung operation dito. So, actually, maraming ginagawang makina ngayon si Boss JR. Sa mga hindi nakakaalam, eksperto siya sa ano? Eksperto siya sa pag... upgrade ng Honda Click. At hindi lang Honda Click, pati lahat ng klase ng FI. Yan, FI. So, nagtatanong yung FI. Sinilit! Ayan. Ano masasabi mo sa mga... Para pa lang si Chuck no to. Sikat, pero ayaw mo ka-interview. Ayan. Sa mga hindi makakaalam mga kaibigan, eksperto si Boss JR sa pag-upgrade ng mga fuel-injected na motor. At hindi lang din fuel-injected, long time ago, nag-upgrade din siya ng carburetor na motor. Isang patunay doon yung motor ko. Dito ginawa mismo yung aking 230cc na Yamaha Mio 4-valve. Ayan, papakita ko sa inyo ano yung itsura. At hindi pa siya ganun ka putok. Dito na ako nagpapagawa ng motor. So, yung mga tricycle, yung mga police, yung mga enforcer dito sa kahabaan ng anong ba to? Araneta, saan niya nagpapagawa. Ganto kalakas yung outside racing, alam niyo kung gaano kalakas. Kahit sarado, may mga nagpapagawa. Ha? Sarado na 'yan, ha? Sarado yan, partida sarado. Paano pa kaya pagbukas? So pagbukas to, makikita nyo to, napakaraming ano dyan, napakaraming nakapila dyan. Yung nga pala yung motor ko, si Niga Max. Napakaraming nakapila dyan, may mga nagagawa pa dito. Para ganun kalakas si Boss JR. So paano nga ba nakilala? Malalaman natin kung bakit tinawag na Click 400. Ito na si Boss JR. Ito ba si Click 400? Hindi. Ano to? Kapatid niya? So, ito yung pasimuno ng Team All Stock. Ah, ito yung Team All Stock. Presidente. So, ang bore... Ay, pwede ko bang tanungin kung ilan yung bore niya? Okay lang ba yun? Ay, nag-grade namin 62. 62 millimeter bore. Na, ano ba stock ng ano? Ng Honda Beat? 59? Dati yung 4, anak 52.4. At ang stock ng Honda Click, 52.5. So, 52.4. 52.4. So, in-upgrade niya, siya ang may gawa. 62 millimeter. So, aabot siya ng mga 170 plus cc. Ito ang tanong ng karamihan. Meron ba talagang Honda Click na 400cc? Wala. Ayaw ko, bakit parahit CC? So, kailan ka nag-simulang mahilig sa endurance challenge? 2017. Yan, 2017. Parang ano to? Parang trip lang o... Trip lang. Tapos subukan yung gawa. Nakaka-addict daw ba talaga? Kasi sabi ng iba, nakaka-addict eh.
Oo, nakaka-addict. Kasi dami yung kaibigan na makukuha. So, hindi ka naman na aksidente na natatakot na mabangga o mahulog sa bangin. Pag, kasi syempre, minsan 800 kilometers, 1,200 kilometers tinatakbo nyo. Iniingatan ko lang yung sarili ko. Eh, yung ano rin, yung pinagtataka rin ng karamihan, di ba pag upgraded yung makina, eh, madaling masira. Bakit daw sa outside racing, tumatakbo na ng 1,200 kilometers na walang hinto, hindi pa rin daw sumasabog? Hindi, yun ang ano, yun ang gusto lang namin ano, masubukan yung gawa namin. So, ganun katibay? Kung kayang tumagal sa matagalang biyahe, nakargado. Yan ha, so mga kaibigan ha, hindi po totoo na porket kargado eh, kailangan eh, laging ang tawag dito, maikli lang yung itatakbo ng motor. So, napatunayan to ng outside racing na kahit kargado yung motor, siyempre 62 mm bore, kayang tumakbo ng endurance race. Ganong katibay ang gawa ni Boss JR. So ito na, ang tanong ng karamihan ha. Tignan nyo naman kung gaano kataas yung ang hirap i ano. Ibig sabihin, mataas yung compression yan. Ilang compression yan, Boss? 180. Pwede na. Dino push start. Sa ibang Honda Click, mga kaibigan, kapag in-upgrade mo, ang usual na nangyayari, nag-check engine siya kasi marami pang papalitan. Kung ano-ano, yung timpla nung yung timpla nung FI, pati yung butas nung tambucho. So, o nga pala, sa mga hindi nakakaalam, si Boss JR din yung nagpauso nung 4-valve Mio pero stock 5. Yan, dito yan, dito nag-originate yan sa outside racing. So, kung may 4-valve ka na ayaw mo namang mahuli ng pulis, lapit ka lang dito. Alam nyo na kung saan, so ite-testing muna. Mamaya na tayo ulit magtatanong pag magbalik niya. So, tanongin muna natin yung mga tropa niya. Stock 5, pero kala mo naka ano ba yung B3 ba yun? Ayan, pakilala ka muna, Boss. Ako si Joseph ng Outside Racing. Outside Team Racing, yan. Team All Stock. Team All Stock din pala ako, Team Outside Racing. Bakit ba tinawag siya na Click 400? Actually, tinawag, binansagan siyang ganun kasi madalas nakakatap sa endurance. Ang mga kasabay niya, mga higher CC. Like big bikes, 1,000cc, gano'n. So nakakasabay siya doon. So naunahan niya pa? Oo, naunahan niya. So binansagan siya na 400cc yung bakit niya. Kaya pala 400. Yeah. So, pero sa tingin mo, hanggang ilang cc ang kayang i-upgrade ng Honda Click? Siguro hanggang mga 180 lang. 180? Ano yun? 63? 62. 62? 63, mga gano'n. Sagad na yun kasi... 62 sagad. Nakapin na yun o wala? Wala pa. Wala na. Ah. So hindi ka na, may pwede pa siyang lagyan ng gasket na makapal o hindi na? Pwede. Ganun ang ginagawa ni JR. Ah, so meron siyang pasadya na gasket. So kakaiba. Nakita ko kasi yung... nakita ko kasi yung settings nung hindi ko nasasabihin sa kanila kasi sekreto ng outside racing yun. Meron pa siyang kakaibang ginagawa dun sa valve. Sa... basta. Meron siyang magic, ha? Oo, magic. So, sa lahat ng mga gustong magpagawa, kontakin nyo lang. Nakalagay dito sa part na to yung link ng Facebook account niya. Pwede kayo mag-PM sa kanya kung gusto nyo magpa-upgrade, especially ng mga FI na motor. Ayan. Ayan si Boss JR. Ang dami ng pera niyan. Ini-sponsor na ng ano yan. Ano ba lang ito? Ito. I-plug natin to. Shoutout nga pala sa Bisol. Bisol ba? Bisol. Bisol. Yan. Bisol Green Oil. Green Oil. Parang ano to, eco-friendly oil to. Ito ngayon yung sponsor ni Boss JR sa langis. At 40, made in Germany, 10W40, API SL, Jaso MA2, ASIA A3, yan. Germany, big time pala to. Pang big time. Magkano daw isa na ito?
So tanungin nyo na lang ha. Search nyo na lang sa Google yung Pizon. So mukhang maganda, subukan natin. 900? SRP 900. So ayan, habang ginagawa niya itong nasan si Click 400? Nandun sa loob. Aayusin pa para sa sa takbo niya sa 2. So, eto, tanong ng karamihan, boss. Merong nagtanong sa akin galing sa Baguio. Ilang endurance race na daw ba ang napanalunan mo? Hindi ko mabilang. Hindi na daw mabilang. So, ano yung pinaka-memorable sa lahat? Penguin. Penguin? Anong tinakbo nyo nun? 1,200. Ano yun? Luzon? North to South. Ah, North to South. So from North to Luzon to South, Luzon. Ako, napakahirap mo. Ano ako doon? Top 2 overall. Top 2 overall. Anong motor nung top 1? Big bike. Ah, big bike. So mga kasabay mo, big bike. Mga 400cc pataas. Eh anong nangyari doon sa ano? Ito na ang pinaka hihintay na nakasagutan. Anong nangyari doon sa ano? Doon sa King of Luzon. Pwede mo pa kami bigyan ng konting Daddy Hikyo. Bakit ka na-disqualify doon? Pero balita ko top 2 ka daw doon sa sa King of Luzon . Bakit ka daw na-DQ? Wala akong lisensya. Ah, so kailangan daw bang magbigay ng lisensya kada checkpoint? Parang ganun. So ano nangyari? Nakalimutan mo? Hindi nila hiningi? O sino may kasalanan? So yun, top 2 siya. Pero alam naman ng karamihan na top 2 talaga siya. So yung after ng King of Luzon, lumabang ka na naman sa Honda mismo na gano'n, no? Hindi, bago yung bago mag King of Luzon, yung old scoot, yung all click. All Honda click, ikaw ang number 1. So sa mga tuwid, sa mga tuwid boss, ikaw ang King of Honda click. Hindi naman. Marami bang mga sikat na endurance racer ngayon? Sino pa mga kilala mong endurance racer? Na mga sikat din? Marami. Pwede ko bang yan? Sino yung mga ibang kasabayan mong sikat din sa sa endurance race? Okay, mga kabady ko. Si Tun Hipolito, Minano Juliano. Mara, gagaling din, no? Magagaling niya sa Abiria, kagaya ko. Shout out sa mga kabady niya. So mga kaibigan, ito mo ang kasagutan sa mga nagtatanong, ano nga ba o sino si Click 400? Si Click 400, yun yung pangalan ng motor. Yun yung bagsak. Yun yung bansag sa kanya kasi madalas niyang tinatalo sa endurance race. Yung mga 400cc pataas, mga T-Max, KTM, Kimco, madalas siyang mas ahead. Kung hindi top 1, top 2, top 3. So, yun po mga kaibigan, siya po si JR Barnedo ng Outside Racing. At kaway na kayo mga kaibigan ha. Ito yung pinaka-pogi kong trofe. Ano masasabi mo sa misis mo? I love you. One lap lang tayo po. Saan naman? Ito si Click. Ito si Click 400. Yan. Magpapahinga lang siya pero makikita na natin yan sa November 2 sa another endurance race na naman. Ito yung mga torno niya mga kaibigan. Ha? Pero ano to? Nire-renovate muna lahat. Kasi bago dumating yung December, kailangan nakaayos na to. So kung kailangan nyo ng torno o lahat ng klase nandito na, kompleto na, hindi ka na magpapamachine shop sa iba. Ayan. Ito yung located sa Amaloy Street. O nga pala, sa Google, i-type nyo lang sa Google. Outside Racing, ito mismo. Pwede rin sa Google. Sa Waze, yan. Outside. Teka, ba't ba Outside Racing? Ay, sa labas kami nagawa. Sa labas kami nagawa. Oo nga pala, no? Dito sa labas. Oh. K-
Kailan mare-renovate to? December? Ayun, sabi na eh. So, December.